Walang kaabog-abog na nakisama si Yasi Pressman kay Andrea Brillantes at sa kaibigan nito na si Bea Bores. Nag-TikTok pa nga si Yasi at Andrea. Hindi naman naiwasan na mag-comment ng netizens patungkol dito. Mukhang naiintindihan ni Yasi Pressman ang pinagdadaanan ni Andrea Brillantes ngayon. Matapos ang samot-saring pangbabatikos sa dalaga sa punot dulo sa hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, nagbigay pa nga ito ng motivational message sa mga tao na down ngayon. Say ng netizens para kay Andrea Brillantes ang mga message ng actress dito. Narito ang full video. Hi guys, I don't know if you're one of the people who need to hear this today, pero gusto ko lang sana sabihin, if nawalan ka ng motivation, I hope you're doing okay. Naisip ko lang yung sa pelikula namin na be kind, please rewind sa Video City. Isa ka sa mga taong nararamdaman yan ngayon. Isang paalala lang din sa movie namin, nasabi na lang na kailangan mag-rewind lang muna tayo. Rewind, isipin muna natin yung mga bagay na dahilan sa kung bakit natin pinapursue yung mga dreams natin, bakit natin hinahabol yung mga pangalaman natin. You just have to keep going. Kaya favorite ko yung dun sa eksena nila Tita Suzette. Rewind lang muna, alalahanin natin. Anong maging inspiration natin sa kung bakit tayo nandito? And that we should never give up and we should never forget that. Pause, diba? Rewind. Tapos play na ulit. And totoo, sometimes mahirap talaga kapag feeling natin hindi gumagana yung mga plano natin, parang di tayo sinuswerte ngayon. Okay lang yun. Okay lang. Kasi may mga pintuan na magbubukas para sa atin. May mga pagkakataon na darating sa buhay natin, na babaguhin ang landas natin. And sometimes you'll just be surprised. O gulat na lang tayo na, oh, kaya pala hindi gumana yung dati. And the reason why I'm doing this is because I inspire sa isang podcast na pinakinggan ko by Denzel Washington. And he says, a lot of people ask us, do you have another plan? Do you have something to fall back on? It's not about falling back, he said. It's about falling forward. Falling forward. Ibig sabihin, yung mga failures natin sa buhay, hindi siya talaga failure. It's always going to be a lesson. And instead of falling backwards, gagamitin natin yun to fall forward. Because every failure is an opportunity for us to be better. How can we get better? And sometimes, failure is really the best teacher. If you're not failing, that means you're not really trying. Yun ang sabi niya. Nothing in life comes easy, right? Nothing that's really worth it is there right away. Kaya okay lang na paghirapan natin. Okay lang. Ang dami rin nating natututunan tungkol sa sarili natin in that process. Kahit na matraffic lang tayo, kahit meron tayong mga dadaanan ng mga humps dyan, the car must still keep going towards our destination. And I got really inspired by that today. Kaya keep going, and I hope you guys get to watch Video City. Be kind, please rewind. At sana marami rin kayong mga lessons na mapulot at natutunan. Have a great day. Madami ang naaawa sa kalagayan ni Andrea ngayon. Dahil binibatikos pa rin ito kahit sa personal inaasar-asar na ng tao na mang-aagaw. The next day. Sa mga susunod na araw mukhang babasagin na ni Andrea Brillantes ang katahimikan at magsasalita na ito patungkol sa issue kay Daniel Padilla. Yun lamang po, ano ang masasabi mo sa balitang ito, comment mo sa ibaba. Huwag kakalimutan i-like ang video na ito, maraming salamat po sa panunood. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.